El Filibusterismo, Kabanata 1, Sa Ibabaw ng Kubyerta. Umaga ng Disyembre, ang bapor tapo ay naglalakbay sa likulikong daan ng Ilog Pasig patungong Laguna. Sakay sa bapor sina Doña Victorina, Don Custodio, Ben Saib, Padre Salvi, Padre Irine, at si Simon. Paksa sa usapan nila ang pagpapatuwid ng Ilog Pasig at ang mga gawain ng Obras del Puerto. Nagmungkahi si Simon na maghukay ng isang tuwid na daan mula pagpasok hanggang sa paglabas ng Ilog Pasig. Ang mga lupang nahukay ay siyang gagamitin upang takpan ang dating ilog. Pagtatrabahuhin ang mga bilanggo upang hindi mag-aksaya ng malaking halaga ng pera. Kung hindi sapat ay pagtatrabahuhin din ang mamamayan ng sapilitan at walang bayad. Hindi sinang-ayunan ni Don Custodio ang paraang iminungkahi ni Simon dahil maaari itong magsimula ng himagsikan. Sa halip, pilitin na mag-alaga ng itikang lahat ng naninirahan malapit sa Ilog Pasig. Sa gayon ay lalalim ang lawa sa kanilang pagkuha ng susong pagkain ng pato. Ito'y hindi rin sinang-ayunan ni Doña Victorina dahil dadami ang balot na pinandidirihan niya. Talasalitaan, bapor tabo, barko na hugis tabo, paksa, pinag-uusapan, nagmungkahi, nagsalaysay, patungo, papunta, sinang-ayunan, pinayagan, himagsikan, rebelyon, pakikipagdigma. Kabanata 2, Sa Ilalim ng Kubyerta. Marami ang sakay sa ilalim ng kubyerta. Katabi nila ang mga maleta, tampipi at bakol. Malapit sila sa makina at init ng kaldero, kung kaya't halo-halo na ang mabahong singaw ng langis at singaw ng tao. Kabilang sa naroon, sina Basilio, Isagani at Kapitan Basilio. Tungkol naman sa akademya ng wikang Kastila ang paksa ng usapan nila. Sinabi ni Basilio na magbibigay ito ng salapi. Ngunit ang magtuturo ay kalahating Pilipino at kalahating Kastila. Ang bahay naman ay magmumula kay Makaraing. Bumaba si Simon sa ilalim ng kubyerta at lumapit sa magkaibigang Isagani at Basilio. Pinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon. Hindi tinanggap ng magkaibigan ang paanyaya ni Simon na uminom ng serbesa. Binanggit ni Basilio na ayon kay Padre Camora, kulang sa lakas sa mga Pilipino dahil ito ay palainom ng tubig at hindi ng serbesa. Sinagot ito ni Isagani, aniya ang tubig ay matamis at naiinom. Ngunit lumulunod sa serbesa at pumapatay ng apoy. Habang nag-uusap ay may dumating na utusan. Pinapatawag ni Padre Florentino ang kanyang pamangkin na si Isagani. Ayon sa iba, ay anak daw ito ni Padre Florentino sa dating katipan ng Mabalo. Talasalitaan, bakol, lalagyan o basket, kubyerta, palapag o sahig ng barko, tampipi, isang lalagyang gawa sa dahon ng niyog, salapi, pera, serbesa, alak, paksa, pinag-uusapan. Kabanata 3, Ang Mga Alamat. Nang dumating si Padre Florentino, ay tapos na ang naganap na pagtatalo.
Nagbubulungan ang mga praile at pinag-uusapan ang pagtutol ng mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis at bayarin sa simbahan. Habang nag-uusap ay dumating si Simon. Pinanghinayangan ni Don Custodio dahil hindi nakita ni Simon ang tanawin habang naglalakbay ang bapor. Ani Simon, walang halaga ang magandang tanawin kung ito'y walang alamat. Sumagot si Don Custodio at sinabing may mga alamat ang nasabing ilog. Unang isinalaysay ni Don Custodio ang alamat ng malapad na bato. Noong hindi pa nakakarating sa Pilipinas ang mga Kastila, ay sinasamba ng mga tao ang malapad na bato na pinaniniwala ang tirahan ng mga espiritu. Ito ay nagsimulang maging tirahan ng mga tulisan na humaharang sa mga bangka nang mawala na ang pamahiin na iyon. Ikinuwento naman ni Padre Florentino ang alamat ng yungib ni Doña Jeronima. Si Doña Jeronima ay tumandang dalaga dahil sa pag-iintay nito sa kanyang kasintahan. Nag-arsobispo ang lalaki at pinatiran naman niya ang Doña sa isang yungib. Nagsalaysay naman si Padre Salvi ng ginawang himala ni San Nicolas, kung saan ay nagawa nitong maging bato ang isang buwaya. Habang nag-uusap ang lahat ay may nabanggit si Bensaib tungkol sa pagkamatay ni Crisostomo Ibarra. Itinuro ng kapitan ng bapor kung saan tinugis si Ibarra 13 taon na ang nakalipas. Talasalitaan, praile, pari, bapor, barko, pagtutol, di pagsang-ayon, isinalaysay, ikinwento, tulisan, hindi sumusunod sa batas, yungib, kuweba, arsobispo, mataas na uri ng pari, tinugis, hinanap. Kabanata 4, Tikabesang Tales. Si Telesforo, o mas kilala sa tawag na Tales, ay anak ni Tandang Selo. Inalagaan niya ang isang bahagi ng kagubatan dahil sa palagay niya ay walang nagmamay-ari nito. Kasama niya roon ang kanyang ama, asawa at anak. Pinamuhunan niya ito kahit walang kasiguraduhan ang pag-unlad niya dito. Subalit, malapit na sana nilang anihin ang mga unang tanim nang biglang inangkin ito ng korporasyon ng mga pari. Hinihingan ng nasabing korporasyon si Tales ng 20 o 30 piso kada taon. Tinanggap ni Tales ang utos na ito, dala na rin ng kanyang natural na kabaitan. Habang lumalaki ang kanyang ani, ay lumalaki din ang hinihinging buwis ng korporasyon. Nagkaisa ang kanyang mga kanayon na gawin itong kabesa ng barangay dahil kita naman ang naging pag-unlad nito. Plano sana niyang pag-aralin ang kanyang dalaga sa Maynila, ngunit ito ay di nangyari dahil sa taas ng buwis. Nang umabot sa 200 piso ang buwis na hinihingi ng korporasyon, ay napilitan na itong tumutol. Ngunit tinakot siya ng nangangasiwa na kung hindi ito makakapagbigay ng buwis, ay sa iba na lang ipapatanim ang lupa. Naubos na ang kanyang salapi sa pakikipaglaban sa hukuman, subalit nanatili pa rin itong bigo. Madalas siyang may daladalang baril sa tuwing pupunta sa bukid upang ipagtanggol ang sarili kung sakaling may tulisan. Pagkara ay ipinagbawal ang baril, kaya gulok naman ang dinala nito. Sinamsam ang dala nitong gulok, kaya palakol naman ang sunod na dinala.
Nabihag si Thales ng mga tulisan at ipinapatubos ito sa halagang 500 piso. Napilitang ipagbenta ni Huli ang lahat ng kanyang alahas maliban sa agnos na bigay ni Basilio. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang matubos si Thales, kaya namasukan ito bilang utusan. Nalaman ni Tandang Selo ang ginawang iyon ni Huli, kaya hindi ito nakakain at nakatulog ng gabing iyon. Sa halip ay umiyak lang ng umiyak ang matanda. Talasalitaan, kabesa, barangay, tumutol, di pagsang-ayon, nangangasiwa, nangangalaga, nagpapatakbo. Tulisan, hindi sumusunod sa batas. Gulok, itak, agnos, kwintas. Kabanata 5, Ang Noche Buena ng Isang Kutsero. Dumating si Basilio sa San Diego habang kasagsagan ng prosesyon. Naabala ito sa daan ng bugbugi ng kutserong kanyang sinasakyan noong dumaan sa kwartel. Nalimutan ni Sinong na dalhin ang kanyang sedula. Iniutos ni Basilio na palakarin na lang ang kanyang sinasakyan nang makaraan ang prosesyon. Nalibang ito sa mga nakikita niya habang naglalakad, kung kaya't hindi na niya napansin ang pagkawala ng ilaw sa parol ng karitela. Nang muling mapatapat sa kwartel, ay nabugbog ulit ang kutsero, dahilan kung bakit naglakad na lang ito. Tanging ang bahay ni Kapitan Basilio ang nag-iisang masaya sa lahat ng nadaanan niya. Nagulat ito nang makita niyang kinakausap ni Kapitan Basilio, Cora at Alperez si Simon. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating sa tahanan ni Kapitan Tiago na kanyang tinutuluyan. Nalaman niya ang balitang pagkabihag kay Thales, dahilan kung bakit hindi ito nakakain ng gabing iyon. Talasalitaan, kasagsagan, kasalukuyan, prosesyon, parada, kutsero, driver ng kalesa, kwartel, tirahan ng sundalo, sedula, tax o kasulatan ng buwis, karitela, sasakyan na hinihila ng kabayo, kura, pari, Alperez, opisyal ng militar, pagkabihag, pagkadakip. Kabanata 6, Si Basilio. Hating gabi ng palihim na tumungo si Basilio sa kagubatan na pagmamay-ari ni Ibarra na nabili naman ni Kapitan Tiago. Tumigil si Basilio sa bunton ng mga batong malapit sa kinalalagyan ng punong balite, kung saan nakalibing ang kanyang ina. Sa tuwing umuwi si Basilio sa bayan na iyon, ay una niyang dinadalaw ang yumaong ina ng palihim. Muli nitong naalala ang pagkamatay ng ina at ng lalaking sugatan na si Elias, 13 taon na ang nakaraan. Sa pamamagitan ng perang ibinigay ni Elias, ay lumisan si Basilio sa bayan na iyon at nagtungo sa Maynila. Walang sino man ang tumanggap dito dahil sa ito ay may sakit, marumi at gula-gulanit na kasuotan. Nagtangka siyang magpasagasa sa dumadaang mabilis na karitela. Mabutit nakita siya ni Kapitan Tiago. Dito ay pumasok siya bilang alila ng hindi binabayaran. Pinahintulutan ni Kapitan Tiago na mag-aral si Basilio sa San Juan de Letran.
Mula nang pumasok si Maria Clara sa kumbento, ay kinamuhian na ni Kapitan Tiago ang mga pari. Pinalipat ito sa Ateneo Municipal at mas lalo pang nagpakadalubhasa sa pag-aaral. Ngayon ay nasa huling taon na siya sa medisina. 2 buwan pa at magiging 1 ganap na doktor na si Basilio. Pagkatapos ay muling babalik sa bayan at papakasalan si Huli. Talasalitaan, palihim, patago, bunton, tambak, yumao, pumanaw, lumisan, namatay, gula-gulanit, sira-sira, alila, alipin, kumbento, simbahan, kinamuhian, kinasuklaman, nagpakadalubhasa, eksperto, nagpakahusay. Kabanata 7, si Simon. Pabalik na si Basilio ng bayan na may nabanaag na liwanag sa gubat at may narinig na mga yabag. Pumunta ang anino sa kanyang kinaroroonan. Nagtago ito at nakitang nandun si Simon na mag-aalahas. Inalis nito ang kanyang salamin at nag-umpisa sa paghuhukay. Habang pinapanood ni Basilio si Simon, ay may nagbalik na alaala sa kanya. 13 taon na ang nakalipas. Siya ang tumulong sa paglilibing sa kanyang ina na si Sisa at kay Elias. Nagulintang si Basilio sa kanyang natuklasan, ngunit ito ay lumapit upang tumulong nang makita niyang pagod at patigil-tigil na si Simon sa paghuhukay. Nagpakilala si Basilio at sinabing tinlungan siya nito na ilibing ang bangkay ng kanyang ina at ni Elias, kaya't siya naman ang nagbigay ng tulong kay Simon. Binalak ni Simon na patayin si Basilio upang manatili ang kanyang lihim. Ngunit alam niyang parehas lang sila ni Basilio na nais makapaghiganti. Ipinagtapat ni Simon kay Basilio ang kanyang ginawa sa loob ng paaralan ng wikang Kastila. Hiningi niyang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan ang mga Pilipino at Kastila. Ayon kay Simon, ang mga hiling na ito ay ang pagpawi sa kanilang pagkamamamayan at pagkapanalo ng mga naniniil. Dagdag pa niya, ang pagdadagdag ng isa pang wika ay hahantong sa di pagkakaunawaan. Taliwas naman ang paniniwala ni Basilio. Aniya, ang Kastila ang siyang magbubuklod sa mga pulo at makakapagpalapit sa mga Pilipino sa pamahalaan. Hindi sinang-ayunan ni Simon ang sinabing ito ni Basilio. Ani Simon, ang wikang Kastila ay kailanmay hindi magiging wika ng pangkalahatan dahil bawat bayan ay may sariling wika na kaugnay sa damdamin at kaugalian nito. Sa huli ay hinikayat ni Simon si Basilio na makisali sa kanyang planong paghihimagsik laban sa pamahalaan ng Kastila. Ngunit hindi pinaunlakan ni Basilio ang panghihikayat ni Simon dahil naniniwala ito na walang katapusan ang karunungan. Ang galing ng tao ang siyang magiging paraan upang maging malaya ang lahat ng tao. Talasalitaan, yabag, tunog ng lakad, nagulintang, nagulat, nabigla, pagpawi, pag-alis, naniniil ng aapi, hahantong, darating, taliwas, kabaliktaran, hindi pagsunod, paghihimagsik,
pagsuway, pagre-rebelde, pinaunlakan, pinayagan. Kabanata 8. Masayang Pasko. Si Huli ay larawan ng isang babae na pilit nagpapakatatag na balang araw ang kanyang mga panalangin ay masasagot ng isang himala. Isang umaga, madilim pa ay gising na si Huli. Naisip niya na baka gumawa ng himala ang birhen kaya hindi sumisikat ang araw. Ngunit mali siya dahil sumikat ang araw. Sunod naman niyang tinignan ang ilalim ng imahen ng birhen upang silipin kung may salapi, ngunit nanatili itong bigo. Ang tangi niyang nakita sa paanan ng birhen ay ang sulat ng kanyang ama na humihingi ng 500 pisong pantubos dito. Sa kasamaang palad ay hindi naghimala ang mahal na birhen, kaya inaliw na lamang niya ang sarili at inayos ang damit na dadalhin patungo sa tahanan ni Hermana Penchang. Malapit lang ang kanyang paglilingkuran na tahanan. At balak nitong umuwi tuwing makalawa upang dalawin ang kanyang lolo. Inaayos ni Huli ang kanyang tampipi at agad na lumapit sa kanyang lolo na si Tandang Selo upang halikan ang kamay nito. Ibinili ni Huli kay Selo na sabihin sa kanyang ama na siya ay napasok sa pinakamurang kolehiyo. Dali-daling umalis si Huli nang makita nitong natitigmak na sa luha ang kanyang lolo. Araw ng Pasko, marami ang dumalaw na kamag-anak ni Selo. Ngunit marami ang nagtaka dahil hindi makapagsalita si Selo kahit isang kataga. Ito'y napipi. Talasalitaan, imahe, larawan, salapi, pera, inaliw, nilibang, himala, milagro, tampipi, lalagyang gawa sa dahon ng niyog, natitigmak, lubhang basa, babad, kataga, salita. Kabanata 9. Ang mga Pilato. Naging usap-usapan sa bayan ang mga nangyari kay Tandang Selo. Karamihan sa mga tao ay walang pakialam, samantalang ang iba ay walang habas kung pagchismisan ang matanda. Anang ilan, kung di lamang daw umalis si Kabesang Talis, ay baka hindi daw nangyayari iyon kay Tata Selo. Nag-usap-usap din ang mga ito kung sino ba ang may kasalanan, kaya nangyari ang kamalasan kay Tata Selo. Ibinunton naman ni Hermana Penchang ang sisi sa lolo ni Huli. Aniya, parusa raw ito dahil sa kakulangan ng pagdadasal at hindi pagturo ni Tandang Selo kay Huli ng maayos. Nang mabalitaan ng Hermana na tutubusin ni Basilio ang kasintahan, ay sinabi niyang ang binata ay isang diablo na nagaan yung estudyante na ibig magpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Samantala, nakauwi na si Kabesang Talis dahil sa tulong ng salaping na pagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Nalaman din niyang nagpaupang utosan si Huli. Ang kanyang lupa ay pagmamay-ari na ng iba at napipi ang amang si Tata Selo. Pinapaalis na din siya sa kanyang bahay na utos na rin ng hukuman at binigyan lamang ng 3 araw para maialis ang lahat ng kanilang gamit.
Ito na may ikinatuwa ng mga pari at ng bagong may-ari ng kanyang lupa. Dahil sa mga kaganapan, naupo na lamang sa isang tabi ang kabesa, katabi ang amang si Selo, at nanatiling walang kibo. Talasalitaan, parusa, pahirap, pagluwas, pagtungo sa ibang lugar, pantubos, tawag sa bayad upang lumaya, nangamba, pagkabahala, nasasawi, namamatay, pagkabihag, pagkadakip, lisanin, lumigas, lumayo. Kabanata 10, Kayamanan at Karalitaan. Si Simon ay nagtungo sa bahay ni Kabesang Tales upang magbili at makipagpalitan ng alahas. Kabilang sa mga mamimili, sina Kapitan Basilio, ang kanyang asawa at anak na si Sinang, at si Hermana Penchang. Marami ang humanga nang ilabas ni Simon ang mamahaling hiyas. Marami ang nagsibili. Inalok ni Simon na bilihin ang agnos ni Maria Clara na napunta kay Huli. Ngunit kailangan munang puntahan ni Kabesang Tales si Huli upang isangguni ang tungkol dito. Nangakong babalik ito bago magtakip silim, ngunit hating gabi na ay di pa rin bumabalik si Tales. Nakatulog si Simon sa kakaintay. Nang magising kinaumagahan, ay wala na ang dala niyang revolver. Ngunit may isang liham na mula kay Tales. Ayon sa sulat, kinuha ni Tales ang revolver dahil kailangan niya ito sa panunulisan. Sa halip, iniwang kapalit ni Tales ang agnos ni Maria Clara. Talasalitaan, nagtungo, nagpunta, humanga, nagalingan, agnos, kwintas, isangguni, kumonsulta, takip silim, panahong pagkatapos lumubog ang araw, revolver, maliit na uri ng baril, liham, sulat, panunulisan, pamimirata, pandarambong.